sa inyo ang bakainan time na naman, mga Mars. At sure ako na masarap ito kasi kapampangan ang magluluto. So, Marsville, Mark, ano ining yung lulutuan? Tama ba yung sinabi ko? Parang tama yata ay nanong lutuan tamo. Nanong lutuan tamo. Anong ibig iluluto sabihin, natin? Anong iluluto yes. natin? Ang iluluto okay. natin today ay ang tinatawag na patku. Patku. Yes. So, ang gagawin natin, ilalagay natin dito yung rice flour. Okay. Ang so, malagkit ito, yes, malagkit. Diba? Normally, siyempre, pagsasabahin natin muna yung mga dry ingredients. Yes. Tapos ito ang ginagamit natin ngayon ay baking powder. Normally, ang ginagamit talaga is yeast. But unfortunately, wala tayong yeast ngayon. Okay. So, gamitin natin is baking powder. Pero okay naman yun as yes, a replacement. Same lang naman sila, yeah. Okay. And then, meron tayo ditong sugar. Alright. So, itong gagawin natin parang kakanin? Kakanin siya. Traditionally, ginagawa siya sa Pampanga. Actually, may trivia kung bakit patko yung tawag. Okay. Kapag binibigkas kasi namin yung Pasko sa Pampanga, it's Pasko. Yeah, Pasko. Yeah, so, syempre kapag bata, mahirap pagsabi ng S. So, nagagawa nila, patko. So, patko. Ang kirit naman yung patrivia na yun. Nakakainis. And for a while na, ano din to, a pinch ng salt. Okay. For a while, nawala din to sa mga hapag kainan. And, yeah, alam mo, yun nga yung sasabihin ko, Vilmar, kasi Kapampangan yung lola yeah. ko. So, I enjoy her cooking. And never kong narinig itong patko as a Kapampangan dish. And yeah, recent lang siya nare-revive and we're happy to share it with everyone today, yung patko. So, nare-revive siya, meaning nahanap ulit yung recipe niya, parang, tapos na-remake. Yes, parang ganun, mas modernized lang. Okay. Napaghalo-halo na natin ngayon yung mga dry ingredients. Okay. So, pupunta na tayo sa mga wet ingredients. Ito ay coconut milk. Okay. Gata. Coconut milk. Tapos, egg. Ikaw ba nagluluto ka talaga? Oo, mahilig ako magluto. Kasing nanay ko mahilig din magluto. Is it mandatory for Kapampangans to really cook? I don't know, pero siguro nasasanay. Kasi yung mga, excuse me lang po, kuhanin ko lang yung whisker. Para sa paghalo natin. Okay. Parang normally kasi kapag kakapampangan, parang alam agad na nga, luto kaya eh. Kaya nga ako nasistress kasi Kapampangan ako, pero hindi ako magaling magluto eh. Ako confident ako magluto ng sisig. Really? Yeah. Sobrang sarap pong magsisig. Nung nag-work pa ako dun sa Bataan, nagtitinda ako ng sisig. Yeah. Patikim na mo ng sisig mo. Sure, sure. Ikaw ba yung mga natikman mo na ba yun? May mga hindi dinala na magpagkain si Vilmark sa The hindi, Clash? Hindi pa po siya nagdadala ng sisig. Ay, grabe siya. Kasi kapag sa contest, ang nasa isip ko, kanta-kanta. Ah, sabagay. May point nga naman tayo wala si pang Vilmark food. Doon. So ngayon, pwede ka nang magdala ng pwedeng, food. Wala pwede nang pressure anytime eh, po, anytime. Kaya ako inuli yung water kasi tatansyahin natin siya na hindi ganun kalablaw. Okay. Para at least ma-form natin yung crepe-like natin na ang patko. Okay. So what's the consistency that we are looking for? Malabnow? Malabnow pero hindi sobrang labnow. Okay, okay. Kaya tansya-tansya lang sa water. Okay. Inopen na din po natin yung pan para at least mainit na siya. Okay. And normally, kapag nasa bahay, pwedeng gumamit ng strainer para mas pino yung mixture natin. Okay, so kailangan walang clump, yes, kailangan walang bubuo. Yes. Gamit po tayo ng butter para at least hindi dumikit yung gagawin nating patko sa ating pan. I-spread lang natin para at least sure tayo na hindi didikit sa any surface ng pan. Okay. O, yung bango ng butter. Love butter. Kaya na eh. Parang butter pa lang. Butter pa lang pwede na ulam. Oo, so, ayan. And set then? Kung mababasin nyo, para lang siya kayong gumagawa ng pancake. Yes. Or crepe. Or crepe talaga. Yes. Tapos, sa swirl-swirl mo siyang ganyan. Mm. Ang bango po niya, amoy-amoy natin yung coconut milk. Coconut milk. Yeah. So, hintayin lang po natin siya na, kasi pagka hindi pa siya ganun kaluto sa ilalim, tapos flip natin siyang tendency mawawarap. Mapupunit, lalo na manipis lang kasi yes. siya. And then, after we do that, may... Meron tayong filling na ilalagay sa loob. Oh. So, meron tayong coconut dito, tsaka lalagyan lang din natin siya ng sugar. Sarap. So, ipag-mix lang natin later. Nice. Ating... So we can make more. Baka masira ba kung kailan patanggal ko na, no? Oo nga, eh. Kung kailan pa dulo na. Okay, nakabahan ako. Yan. Ayan. Yan, okay. So ang gagawin natin, ay maglalagay tayo ng niyog. Okay.
Parang gumagawa ng parang lumpia. Shanghai, lumpia ng Shanghai. Okay. So, ang dami niya ng kamukha talaga. Iwa-form lang natin siya na parang madali siyang ma-roll. Okay. And then, maglalagay tayo ng sugar. Para, siya, pwede na kayong mag-adjust ng sugar, depende sa sweetness na gusto yes. nyo. Or you can use a different kind of sugar. There's cocoa sugar, pasok din yun, coconut. Yes. Muscovado, brown sugar, that's up to you. Yeah. Pwedeng honey, yes. diba? Drizzle-drizzle, ganyan. Dito, meron tayong prepare also na banana leaf. Okay. Nakaka-add din to ng flavor kapag ka nainitan. Yes. So may added essence siya sa ating ginagawang patis. Grabe ito kasarap. Sarap niya. Diba? I'm proud. Nakaka-proud din ito. Thanks, Vilmar. Thank enjoy. So kain-kain muna. At mas kilalanin pa natin sina Vilmar at Maui sa tsikahang may kasamang hulaan at bookingan. Dito lang yan sa Mars for More!